pairings na lang po yung ikakabit kasi tapos na rin naman po sa makina. Pinalitan po ng piston ring, bulb seal, tsaka inayos po yung tape. Okay na po, sir. Pwede niyo na po i-try. Sa paggagawa po, minsan po nakakatulong din po talaga ako sa pamilya. So promote mo, sabihin mo tong area kasi doon sa upload natin may mga nagtatanong kung ano eksaktong location. Ayan, mapagpalang araw po sa atin lahat mga kababayan, mga kabarangay. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kababayan, sa araw na ito, bali 2 days na po mula nung ipagawa natin yung motor natin kay Angel. So kailangan natin balikan. At sa pag-upload ko mga kababayan, dahil namangha ako nung dinala ko dito, kinonsult ko sa gumagawa sa tatay niya. Nagulat nga po ako na si Angel pala ang gagawa. So mga kababayan, kaya namin in-upload ang videong ito, hindi po para ipagyabang or anuman. In-upload namin ito para mas gayahin, tularan ng mga kabataan. Dahil sa panahon na ito mga kababayan, alam naman natin, lingid sa ating kaalaman, ang mga kabataan puro gadgets na lang ang kanilang hawak. Pero si Angel, nung nakita ko na manghapo talaga at ako'y napahanga sa kanyang talento, kaya ngayon gagawa natin ang part 2. Papakita namin sa inyo kung paano po niya ginagawa at kung paano siya natuto sa kanyang paggawa ng motor. Actually mga kababayan, patapos na po talaga yung motor. Kaya lang tumawag po ako na hindi patapusin para makita rin namin kung ano yung mga ginawa. So samahan nyo ako para makita natin. Let's go! Andito na tayo. Ay! Good morning, Angel! Kumusta ka na? Okay lang. Ayan. Angel, bago ang lahat, okay lang, idikit ko to sa iyong mic. Ay, kumusta yung motor natin? Tapos na rin naman po, yung mga kahan na lang po yung ilalagay. May panibago na naman ginagawa? Opo eh. Anong ginagawa mo niyan? Anong sira niyan? Nililinis po yung carburetor. Kasi po palyado. Ah, palyado? Opo. At talagang kahit anong brand, no? Basta mga motor. Opo. Kaya madali na lang ba sa'yo yan? Madali na rin po, kasi po alam ko na rin po gumawa eh. Ang galing ng mga kababayan, no? Akala ko, yun lang, di ba? Tignan nyo naman, no? Anong brand ito? Mio? Opo, Mio Sporty po. Ah, Mio Sporty. Basta mga motor-motor, kayang-kaya mong baklasin kahit... Anong tawag dito? Carburetor po. Carburetor. Opo. Nililinis? Opo, nililinis po. May bakit tubig, siya pumapalya? May tubig po yung gas. Kaya gano'n. Kaya nililinis na rin. So, yun mga kababayan, no? Yung gaya ng Hanoi, sinabi ko, yung motor na pinapagawa natin, hindi ko pa totally pinatapos. Gusto ko kasing makita nyo rin po na talagang siya ang gumagawa. Pero ito mga kababayan, katunayan na datnan natin siya na ibang unit na naman yung ginagawa niya. Ito, tapos ayan o, kalas-kalas na mga kababayan. Kung talagang wala kang experience, hindi mo alam kung anong gagawin mo, no? Pero sa kanya talagang dumi-dumi ng kamay niya pero hindi alintana sa kanya. Hindi ka ba nahirapan maglinis? Paano ba nililinis yung kamay? Di ba siyempre makapit yung grasa eh. Opo. Ano po? Ginajoy lang po namin. Ah, joy. Opo. Okay. Ang galing, nakakabilib ka talaga. Alam mo ba, nung in-upload namin yung first video mo, maraming natuwa sa'yo na sana pagbutihin mo pa daw, no? Ilang taon ka na nga pala? 15 po. 15? Opo. Tignan mo naman, ang bata-bata pa, no? Mas talagang ito yung... No, panlalaki to eh. No? Pakakaiba. Ang galing. Sige, sige, tignan natin yung motor natin. Sige, pwede naman na po tignan. Oo. Hindi naman po minamadali. Okay lang ba? Baka nagmamadali ito. Hindi naman po minamadali. Hindi namin minamadali. Oh, sige. Tignan natin yung pinagawa nating motor mga kababayan para matapos na tayo rito. Yung mga pairings na lang po yung ikakabit kasi tapos na rin naman po sa makina. Nasa refresh, di ba? Opo. Anong, paano ba ginagawa? Bakit sinasabi yung refresh? Kasi po, di ba, umusok na rin po. Tapos, pinalitan po ng piston ring, bulb seal, tsaka
Yung sa tensioner po, inayos po yung tensioner. Ah, bago na yung piston ring niya? Opo, bago na po. Bali, ano yung mga ikakabit na lang? Yung mga plito na lang? Opo, yung mga pairings na lang po. Ah, mga pairings na lang. Sige, kabit na natin. Sige. Kaya mo rin kabit lahat yon? Opo, kaya po. Lakas siguro ng force mo, no? Mga kababayan, 15 years old. What more pagka ito umabot na sa ano, no? Sa hustong gulang, no? Pero huwag kayong mag-alala, mga kababayan, may nabasa ako. Sana, mga kababayan, pag may mga ganito, i-appreciate na lang natin, no? Sabi kasi ng may nabasa ako nag-comment na for content lang, mga kababayan, hindi po. Sabihin na natin, syempre, natural vlogger po ako, pero nagkataon na namangha ako kasi bata. Bukod sa bata, babae, no? So, i-appreciate na lang natin, support na lang natin yung ating mga anak, especially yung mga kabataan. Kaya namin to ilalabas para hindi ipagyabang po, para maging influence, good influence na maging tularan siya ng mga ibang mga kabataan, mga kababayan, mga kabarangay. Dahil hindi po basta-basta yung kanyang talento. Dahil yung ibang mga bata nga naman puro cellphone, pero siya, opo, business ito ng kanilang family. Kaya siya natuto, di ba? Ayon sa kanya. Kaya support na lang natin, mga kababayan. At ito, sasabihin ko po sa inyo, mga kababayan, no? Bilang suporta ko rin sa kanya dahil ako'y namangha sa kanyang talento. Ang kikitain po ng videong ito ay ibibigay ko sa kanya, mga kababayan. Bilang suporta para mas ma-improve pa niya yung kanyang talent. Kaya mga kababayan, inulit ko po, tama po yung narinig nyo. Yung kikitain ng videong ito, itutulong ko sa kanya para mas lumaganap pa ang kanyang kaalaman. Kasi 15 years old, nag-aaral, no, mga kababayan. Okay. Support na lang natin. Kailangan, huwag tayong mahirap pasayahin, no? Enjoy na lang tayo, mga kababayan. Di ba, Angel? Okay. Ano masasabi mo, Angel, sa mga nagsasabing may mga nagsasabi kasi na natural course niya yan. Oh, may nagsabi pa course daw niya yan. Di ba? 15 years old, hindi po, experience pa lang, di ba? Oh. Pero anong course mo? Kukunin ko po kasing STEM. Ha? STEM po, kukunin kong STEM. Tapos po, AMT po kukunin kong course. Oh, galing. So, ipagpatuloy mo, no? Sana matupad mo yung pangarap mo. Okay. Sige, tuloy na natin, mga kababayan, no? Ang mga kababayan, sa mga makapanood nito, para mas masuportahan natin si Miss Angel, ang batang mechanic dito sa Gentry, paki-share na lang yung videong ito. Gaya po ng aking sinabi, yung kikitain po ng videong ito, bibigay ko sa kanya. Suporta ko sa batang, ano. Pero lahat ng gastos, babayaran ko pa rin, ha? Kaya mga kababayan, panoorin natin kung paano niya ikabit. Hindi basta-basta yan, mga kababayan. Aerox 155. Kaya ako napahanga, mga kababayan, kasi ako kahit mag-change oil lang ng motor, hindi ko pa nagawa. Kahit magpalit ng gulong, hindi ko pa nagawa. Hindi ako marunong . Sa edad pa naman niya, 15 years old. Much more pag nagka-edad ito ng 20 pataas. Huwag mo mamasamain siya ba, dalaga o tibo? Dalaga. Hindi tibo. Pagkabasok na siguro yan, mas marami may katang dalaga. Ah, ganon. Kakaiba . Hilig talaga niya. Kailangan maingat din magkabit, no? Kasi pagka mali ang kabit mo, alog-alog yan . Wala ito. Oo. Pero siya, sanay na sanay.
Ayan mga kababayan, no, si tatay, siya po yung helper. Nabaliktad na. Ang galing talaga. Hindi tayo. Kabisado na niya talaga, no? Alam niya na. Mas mayaman ko sa'yo, boss, paglaki. Sabi sa comment section, kurso niya, pinag-aralan niya yan, natural, alam niya. Ah, di ba? So, supla siya ngayon, 15 years old pa lang. Kaya nga eh. Kaya nga. Di talagang hilig niya. Kasi lahat... Oh. Kaya isang turn nila natin. Kaya kasama natin. Kasi yung battery tayo. Yung battery. Wala na yung tunog, Daddy Frank. Wala na yung tunog? Oo nga, no, tahimik na, no. Ito na. Ah, ito. Ah, ito. Yung maingay. Tay, patulong ako, Tay. Tapos na. Ibababa na lang. Okay na? Okay na po. Okay na po, sir. Itetest drive ko na lang po muna. Ah, sige.
Okay na po, sir. Pwede niyo na po i-try. Pwede na i-drive? Opo. Sige. Salamat naman. Sige, ako na. Ay, ano pala ito? Ito pala. Kalatang hindi marunong. Tahimik na nga. So ayan mga kababayan, no, mga kabarangay, salamat sa Diyos at yung motor na pinagawa natin is okay na. Yung hinahanap kong magiging brand new, ayon sa sinabi ni sir nung una, is parang brand new yun to, no. So very happy si Daddy Frankie kasi okay na. Pero syempre, ang pinaka point dito is marami kasing namangha sa talent po ng ating lady mechanic ng Gentry. Ayan. Para makilala natin ang lubos, interviewin natin konti. No? Angel, kumusta naman ang buhay? Ayos naman po. Yun po, sa paggagawa po, minsan po nakakatulong din po talaga ako sa pamilya. Kaya ako rin po kasi nahiligan to eh. Nung nagka-motor po ako, binigyan po ako ng tatay ko. Nung maliit lang po na parang diyo. Tapos dun po ako natuto maggawa ng magawa. Pag nasisira po yung motor ko, ako po gumagawa. Kinakalikot mo talaga? Opo. So, gaano katagal ka nag-practice dun sa motor bago ka natuto? Mga months lang din po kasi yun eh. Kasi po, nahiligan ko po talaga agad. Anong taon ikaw nung nag-start kang mga likot sa motor, yung nag-start kang mahilig sa motor, mga likot? 2019 po. Tapos mas na... Anong edad ka, no? Yung taon ba ako? 10 or 11. 10, 11. Oh, kasi kung 15 pa lang ngayon, 2024 ang sunod na araw. So, 10 or 11, no? Opo. So, instead na maglaro, parang nagpa-practice ka mag-ano? Opo. Mas gusto ko po talaga mag-motor. Mas gusto mo mag-motor. Tapos po nung pandemic, dun po ako na parang mas nahiligan ko po dun. Kasi po bawal, tulad po nun, bawal po lumabas, ganun. Mas na-stay po ako sa ano, motor. Ah, tapos nung pandemic, bawal gumala, walang pagkakabalan, talagang na-focus ka sa motor. Opo. Puro kalikot lang. Pero syempre, wait lang mga kababayan, no, si tatay naman. Tay, ano pangalan ni tatay? Abel po. Abel. Ito, business nyo talaga. Apo. Ikaw ang nagtatag ng shop na to. Kasi po, bago po ako mag-start dito, nakapagtrabaho po ako sa isang dealer ng motor. Sabi ko kasi, halos almost 8 years ako doon. Tapos, sabi ko, medyo maliit na yung income ko dito. Kasi ilan-ilan ko yung pinaaral ko, apat po sila. Tapos yan, sabi ko, medyo maliit na yung income. Naisip ko po, nagkaroon ng konting puhunan, yun po ang inumpisa ko rito. Tapos yun nga po, sabi ko, dapat noon ko po pala ginawa kasi mas iba pala yung kita rito compared dun sa dating trabaho. Iba pag may sariling business. Opo, iba po pala talaga. Tsaka yun nga po, sabi nila, walang boss, walang amo dito, pero bagas ano, gagawa natin ng tama at saka na-improve pa natin. Compared to sa company na kung ano lang yung utos mo, yun lang nagagawa natin. Dito, mas na-explore po yung kaalaman natin. Tapos yun nga po, habang nagagawa ko rito, ito si Angel, nod-nod hanggang nawili. Nawili na siya. Opo, nawili na siya. Alam mo, yung unang upload ko, nakita nila si Angel, talagang very proud sila sa kanya. Ano naman naramdaman mo, Tay, nung nakita mo yung anak mo na marunong na siyang gumawa dito, katukatulong mo na siya? Yan po, nung una na tuwa po ako kasi yun nga, nahilig niya yung hilig ko rin na gawa ng motor. Tapos, yun nga po, na ano nga po ko sa kanya, tuwing may gusto siyang ano, tanong siya. Lagi siyang nagtatanong na, Tay, paano ba to? Tay, ano bang purpose nito? O saan ba ginagamit to? Yun po yung trabaho niya lang lagi pag nagagawa ko. Tsaka gusto niya yung ano,
pagka meron kaming nagawa, gusto niya, ro-road test niya. Ah, ro-road test talaga niya. So ngayon may motor kami, Angel? Meron po. Ah, may motor kang ginagamit. So hilig ka. Mag-ingat ka lang ha, kasi 15 years old. Underage pa, no? Tapos tingin yung mga kababayan, no? Ang dumi ng kanyang kamay. Okay lang sa'yo ganyan? Opo. Hindi ka naman naiilang? Kasi hindi ibang naman. Mga dalaga dyan, matalsikan lang ng konti, no? Tapos siya, wala siyang pakialam, mga kababayan, mga kabarangay, wala siyang pakialam sa dumi. No? So, salamat at nakilala ka namin, no? Pray ko kay God na sana tuloy-tuloy mo lang. Pagyamanin ninyo ito, no? Pray tayo. So, ano, promote mo yung ano mo, no? Para mas dumami pa yung, alam ko naman, maraming nagpapagawa. Gaya ng pagdating namin kanina, mga kababayan, may ginagawa siyang Mio, exporty ba yun? So hindi lang yun ang ginagawa niya. So promote mo, sabihin mo tong area, kasi doon sa upload natin, may mga nagtatanong kung ano eksaktong location. Sa ano po? Dito po sa General Trias, Cavite, San Francisco, sa Sitio Kikorosa po, sa malapit lang po sa may tulay na ano, bato. Malapit sa Iglesia Church? Opo, malapit. Tabing kalsada din naman po ito. Tapos, Tatay Dom's Motor Shop po yung pangalan ng shop. Kaya malapit. Anong maia-assure mo sa ano sa mga parokyano, sa mga magpapagawa para dito sila pumunta? Matutuwa po kayo pag ginawa namin yung motor nyo kasi magiging maayos po talaga tapos mababalik sa tamang condition po talaga. At affordable pa. Opo. Yeah. O diba mga kababayan, nagkataon na si Angel, ay kamukha niya si Angel Loxin tapos pangalan niya Angel din, no? Nakakatuwa talaga, no? Yan. Salamat Daddy Frankie kasi po tulad po niyan yung kakayahan ko po na expose tapos yung shop din po namin na expose din po na para makaakit din po ng mga customer po. Okay. Ano yan? Siguro kung ano man will ni God kasi hindi naman talaga namin kahit ako mga kababayan nadadaanan ko po ito na pagawaan na nakikita ko si tatay lang ang gumagawa. Pero nagulat nga po ako nung pumunta ako dito may mga ginagawa sila. Tapos nung nakausap ko si tatay, tapos tinurn over niya sa kanyang anak. Kaya nagulat ako. Pero okay naman pala, ayos naman. So, si God talaga ang may gawa ng lahat, no? Basta sabi nga nila, basta gumagawa ka ng mabuti, mabuti rin ang ibabalik ni God. Kaya ano't ano man ang hirap, kailangan gawa lang tayo ng mabuti. Si God lang nakakaalam ng lahat, no? Okay, si tatay naman, sir. Yan po sir, pinagpapasalamat po sa inyo na sinama niyo kami sa inyong vlog at maraming salamat din po na nakilala niyo yung anak ko. Ito po kasi, yun nga po, gaya nung nasabi niyo, ako lang nakikita niya. Kadalasan po kasi pagka nasa school siya, yun, may pasok siya. Ngayon, kung wala naman siyang pasok, dito siya na tumatambay. Ah, tama. Kasi walang pasok ngayon, kaya nakapag full-time siya. Oo, kaya siya nakapag full-time. Oo, mga nakaraan kasi dumadaan na kung may pasok, kaya wala siya. Kaya wala po siya. I see. Minsan naman na pag-uwi, pagkatapos magawa ng assignment, dito na tumatambay. O, ayan, mga kabataan, mga kababayan, mga kabarangay, no? Sana maging magandang halimbawa si Miss Angel Loxin, ay Miss Angel. Ano apelyido niyo pala? Medina po. Medina, si Miss Angel Medina, sana maging tularan siya. Kaya po isa rin ang reason kung bakit in-upload, ipinalabas ko si Miss Angel para maging tularan sa ating mga kabataan, no? Na tumulong tayo sa ating mga magulang basta sa magandang paraan, lalong-lalo na po sa hirap ng buhay ngayon, pahirap ng pahirap. So kailangan magtulungan po tayo. Ayan mga kababayan, support niyo po yung shop na ito. Sigurado po maayos ang gawa at saka affordable, no? Magbabayad na ako. Bayad na ako. Mga pinagtatay na balita di Frankie, ito na po yung mga pinalta. Itong piston ring, base gasket, saka itong bad suit po. Tapos yung sa refresh po, yun na rin po. Saka yung oil at saka gear oil. Mm-hmm. So magkano lahat bayarin ko? Bali ano po kasi di ba po nag-down kayo ng 1.5 last ko. Bali ano na po 1.460. Ah 1.460 na lang. Ayan 'no.
Ang daming ginawa, mga kababayan, no? Bali 2,960 lang ang binayaran ko lahat, no? So, bilang tulong ko rin sa'yo, magdadala pa ako ng mga motor dito para maraming gagawin. So, magbibigay ako ng 1,460. Ah, sige, wait lang. $1,460. Ayan. Sibilang. Ayan. Tapos, syempre, mga kababayan, dahil ikakaiba yung talent ni Miss Angel, bigyan natin siya ng TIP. Ayan. Bigyan natin siya ng tip para mas, ano pa, mga kababayan, nakamangha talaga yung mga batang ganito na masipag tumulong sa kanilang pamilya. O, 5,000 para sa'yo, Angel. No? Makadagdag sa pang-aaral mo. Oo. Deserve mo 'yan, no? Basta pray ka lang, no? Huwag kang payo ni Daddy Frankie, huwag mong mamasamain. Huwag mag-boyfriend maaga para ma-reach mo 'yung pangarap mo, 'yung goal mo sa buhay. Okay? Yan. Alam ko naman na hindi ka pababayaan ng tatay mo, pero syempre, hindi ko maiwasan na hindi rin magbigay ng payo sa iyo kasi saludo ako sa talent mo. Yung talent na yun, kailangan iingatan. Kailangan maisaayos talaga. No? Para sa future mo din yan. Okay? Kunin ko lang yung resibo ko. Ayan. So, ayan mga kababayan. Maraming salamat po. And God bless po. Bye-bye, Angel. Thank you.